dalawang linggo matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Tatlo na po ang naitalang patay sa mga ospital dahil po sa leptospirosis. Makaraan pong dumanas ng malalang komplikasyon. Ayon po sa pamunuan ng NKTI, punong-puno na ang kanilang emergency room, kaya ginamit na rin ang kanilang COVID ward at iba pang mga pasilidad sa ospital para lamang matugunan ang lahat ng dumarating na pasyente na may leptospirosis. Para sa detalye, may live report si Erlo Bringas. Erlo. Ali, maituturing nagpamunuan ng NKTI na tila worse here ang naging pagtama ng bagyong karina at habagat dito ka sa ating bansa. Yan ay dahil pa rin sa malaki ang nagiging bilang ng mga pasyente na isinusugod kada araw sa ospital mula pa noong August 6 dahil sa kaso ng leptospirosis. Matapos ang mga pag-ulan dulot ng habagat at bagyong Karina, dumami ngayon ang mga isinusugod sa National Kidney Transplant Institute o NKTI dahil sa mga tinatamaan ng leptospirosis matapos ang kabi-kabilang mga pagbaha. Sa uling tala ng paggamutan, umabot na sa 67 ang naitala mga pasyente na naka-admit sa NKTI mula pa noong August 6 hanggang August 9. Sabi ng NKTI, pawang mga severe patient ang mga na-admit sa kanilang paggamutan. Halos dalawang linggo matapos tumama ang bagyong Karina at habagat na nagdulot ng mga pagbaha. Tatlo na sa mga ito ay nasawi dahil sa komplikasyon. Ayon sa pamula ng NKTI, naabot na ang full capacity ng kanilang emergency room, kaya ginagamit na rin nilang COVID ward ang iba pa nila mga pasilidad sa ospital para ma-accommodate lahat ng dumarating pang pasyente ng leptospirosis. Nagbukas na kami ng isang lepto ward at actually po yung ating gym, kinonvert na ho namin sa isang ward, and now it already has 40 patients. 40 patients. So, nung isang araw, 30 lang, we had to add 10 na rin now, so 40. And we are experiencing really a lot of patients coming in na severe ang status ng leptospirosis. So we really need all the help. And of course, we are able to give yung mga unang lunas para sa sakit. And hopefully, we'll be able to help them no, na ma-survive yung sakit na to. Kasi seryosong sakit to. Ang aming emergency room ngayon ay full capacity or even nagpas na. Sa sobrang dami ng mga pasyente ng leptospirosis dito sa NKTI, maging itong kanilang gym, ginamit na rin bilang maging ward na mga lepto patient cases. Sabi ng pamunuan ng NKTI, na-reach na nila yung kanilang maximum full capacity. Pero handa pa rin daw silang tumanggap ng mga pasyente at gagawa nilang paraan kung saan nila ito ilalagay. When it enters the body, the patient will have fever, the patient can have muscle pain, sumasakit yung mga kasukasuan nila, fever. So pupunta po sila sa ating health center. Then pag ganun lang po ang sabihin ng patient, akala ni doctor or ni nurse na baka flu lang ito. So bibigay lang sa kanila is paracetamol, tapos fluids, yun lang. Hindi po nila sinabi na nasalbak sila sa baha, na nakainom sila ng tubig baha, tumansik sa mata nila yung baha. Wala silang sasabihin po na ganon. So, hindi po alam ng ating mga health centers na may exposure. Kabilang nga sa na-admit sa pagamutan ay si Mang Rolando. Ayon kay Mang Rolando, hindi naman siya nakalusong sa baha, kaya ipinagtataka niya kung bakit siya tinamaan ng leptospirosis. Isa sa kanyang hinala na dahilan ay ang pagtatrabaho niya sa palengke at naikuskus niya raw ang kanyang kamay sa kanyang mata na posibleng naging sanhi ng sakit. Bigla akong sumuka. Nung makasuka ako, yung mga anak ko, nataranta rin sila. Hinala ko dun sa isang kwan, isang doktor. Naipusto kami sa palengke. Apo. Baka ako nakahawak na doon sa lupa ng kona. Kasi wala man akong sugat eh. Ang nangyari dito sa mata nakaano ko. Dahil sa magkakasunod na dating ng mga pasyente mula pa noong nakaraang mga araw, nanawagan naman ang pamuna ng NKTI sa kinaukulan dahil sa kulang na sila sa mga nurse. Ilan sa kanilang mga medical staff ay kailangang pang mag-double duty para mapunan daw at matignan ang mga pasyente. Sapat naman sila sa mga gamot at iba pang kailangan maging mga hospital bed sa kabila niyan. Sinasayos na din nila ang karagdagan pang lugar na paglalagyan nila ng mga posible pang pasyenteng darating na biktima din ng leptospirosis mula ngayong araw hanggang sa mga susunod na araw.
We are coordinating with other hospitals and we are salamat sa TALA at iba mga hospitals na tumutulong to accept transfer of patients. So kung sa beds dito sa NKI, meron naman. The problem na nga lang is maraming beds, kulang naman ang staff. Wala pa po kami ng nurses dito sa ngayon dahil nga dito sa ating leptospirosis surge. So sa ating mga hospitals, ating mga kapitbahay, mga DOH hospitals and even private hospitals, kung meron po kayong sobra, pwede po kayong magpadala ng nurses dito sa NKTI. Samantala, Ali, sabi ng pamunuan ng NKTI kung magtutuloy-tuloy yung pagdagdag ng mga bilang panayaan mula ngayong araw o oras na ito hanggang sa mga susunod pang araw ay posibleng i-refer na nila sa ibang mga ospital itong mga pasyenteng kaya gumamot ng leptospirosis. Isa ka sa tinukoy nilang ospital, yung dyan sa bahagi ng Dr. Jose N. Rodriguez Hospital o dyan sa Tala, Caloocan City para doon sa mga leptospirosis patient na dadalhin pa sa kanilang paggamutan. Muli naman silang nagpayo sa ating mga kababayan, Ali, na yung mga alam kong alam nilang na-expose sila doon sa mga naging pagbaha nitong mga nagdaang araw at hindi gumanap o gumawa ng mga kaukulang paraan para maiwasan yung leptospirosis ay magtugon na raw sa paggamutan upang sa ganun ma-check at maagapan yung anumang sintomas na anumang pwedeng lumabas sa hinga nitong leptospirosis na ito. Ali. Ayun, simpleng-simple lang. Ngayon na alam po natin na kamamatay po ang maaring ikamatay ninyo yung leptospirosis. Yung sinasabi po ni Erlo kanina, kung ano pa lang tayo, mahaba pa itong tag-ulan na ating susuungin. Kung kayo po ay binaha at wala po, hindi nyo maiwasan na kayo ay sumulong sa baha, yung sinasabi po, tumungo kaagad sa inyong mga health center para dun po sa tinatawag na antibiotic prophylaxis. Yan po ang dapat gawin para maiwasan po ang magka-leptospirosis. Bibigyan po kayo ng doxycycline. Simpleng-simple lang po. O Erlo, sapat naman ba ang ang supply natin ng doxycycline? Well, sabi ng pamunuan ng NKTI, Ali, sapat naman yung kanilang supply ng gamot maging hospital beds. Pero ang problema kasi, kung darating sa point na talagang punong-puno na yung ospital at madaming mga pasyente, hindi na ron talaga nila kakayanin at ginamit na nila isa nilang gusali na ongoing pang construction at minadali ng ayusin para nang sa ganun malagyan ng mga darating pang mga pasyente. As of kanina, Ali, kaninang hapon nung makausap natin sila, ngayong gabi may darating pang mga pasyente sa NKTI, hindi nga lang natin tiyak kung ilan yung mga bilang. Kaya nagpayo din sila doon sa mga LGU na magdadala pa ng mga pasyente sa kanilang paggamutan. Kung may kapabilidad naman na makagamot ng leptospirosis yung kanilang paggamutan, ay doon na lang dalhin sa kanilang medical facility at maaari sila makipag-ugnayan sa DOH para doon sa kaukulang mga paraan o ano man ang kailangan doon sa mga pasyenteng kailangan magamot sa leptospirosis, Ali. Right. Maraming salamat, Erlo Bringas. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.